nakakamangha talaga itong simbahan ng mga Chinese. Napakalaki. Yeah. Yeah. Oh. What's up mga kabayan? Panibagong araw, panibagong buhay na naman mga kabayan. At of course, wala tayong OT ngayon mga kabayan. Nako, talagang napapaisip ako ng marami pag nandito lang ako sa kwarto. So, tinatampasagin natin ang katahimikan mga kabayan. Sa pangalawang pagkakataon mga kabayan, pupuntahan natin yung pinakamalaking paypayan dito sa Tainan. Kasi nung una mga kabayan, naligaw kami ni Brother Lando. Napunta kami dun sa, alam mo, yung napunta kami dito. Napunta kami dun sa ano, maraming pispan. Dun kami na tapos nalobat pa yung e-bike namin. So for the second try mga kabayan, ipapasyal ko kayo kung ano yung itsura ng tinatawag nilang paypayan, yung simbahan ng mga Inchik dito sa Taiwan. Hindi ko alam tawag dun sa Tagalog eh. Ano ba tawag dun Balandoy? Sa paypayan? Tagalog saan? Sa paypayan. Simbahan? Simbahan din. Simbahan ng Chikwa. Basta yung temple, simbahan ng mga Inchik dito sa Taiwan. So papakita ko sa inyo yung mga arkitektura mga kabayan, kasi sobrang nakakaiba yung mga arkitektura dito ng mga temple dito mga kabayan. So what are you waiting for mga kabayan? Kita-kits na lang mamaya. Let's go. So yun mga kabayan, kasama ko ang aking driver. Yan yung partners in crime. Yun. Forma ato, nakasapatos. Gagala tayo. Ano? Gagala tayo ng malayo. Walang naman. Gagala tayo ng malayo mga kabayan. So, ito. Iro-road test namin yung bagong e-bike ni Brother Lando. Mga kabayan. So, ayan yung e-bike niya. So, kita-kits na lang mamaya mga kabayan. Enjoy watching! Bye-bye! So yun mga kabayan, dito na tayo sa paypayan. Hello mga kabayan! Kasama ko si Brother Lando. Yo! Nakapasyal kami. Ito, sobrang para mag-vlog. Sobrang dami ng tao, saka mainit mga kabayan. Napaaga yung pasyal namin ni Brother Landoy. Ito, iikot tayo dito sa pinakamalaking paypayan dito sa Tainan. Putin natin itong simbahan mga kabayan. Sopi na medyo maingay eh. Sopi. Suot na suot ko itong antivirus. Ayaw. Alam niyo mga kabayan, kami lang yung mga Pinoy dito ah. Brother Lando. Tayo lang yung Pinoy dito ah. So may vlog na sila. Yan. Gusto ko lang ipakita yung gusto ko lang. Hindi bawal dito? Hindi. Pwede yan. Gusto ko lang ipakita yung pinaka-historical place ng paypayan dito sa Tainan, mga kabayan. Tingnan nyo, napakalaki. Susubukan lang, try natin kung pwedeng mag-video sa loob.
Yun, kahit maghapon mo itong ikutin, hindi mo maiikot eh. Kaya ano? Talang. Eh, video pa lang. Ayan o. Napakalaki itong paypayan na to. Nakakalula. Ayan, nagbablog po si Mr. Vlogger. May dalawa na akong watching dyan. Ayan, so, nakakalula mga kabayan o. Kapugin ang ating kabayan o. Hindi yata pwedeng mag-video sa loob ng paypayan mga kabayan. So, ano? Hanggang dito lang kami sa labras. Ayan o, ang ganda o. Yun, pinagpapawisan o. So, respeto na lang po sa mga Chinese community dito. Ayan. Ang laki, grabe. Ito, medyo tahimik. Nagsasamba ang ating mga Chinese. Ayan. Hindi na tayo papasok dito. Ayan, bilhin na lang tayo ng, ayan. Oh. Sasamba sila sa loob. So, ayan yung nasa loob mga kabayan. Nakikita nyo yung Golden Buddha. Yung Golden Buddha nila sa loob mga kabayan. Ewan ko kung ginto to mga kabayan. So, napakatahimik dito sa loob. Nagsisimba ng ating mga Chinese. Ayan. Kung makikita nyo yung dalawang Buddha na yan mga kabayan sa loob. Oh. Nagsisindi ng mga insenso ang ating mga Chinese. Ayun. Napakatahimik. So, hindi po tayo pwedeng pumasok mga kabayan kasi hindi tayo Chinese. So, hanggang sa labas muna tayo. So, may souvenir po tayo dito mga kabayan sa labas ng ano. Tatanungin natin kung magkano. Souvenir, oh. Ganito, Sao. Pusu may madama. Pusu, just 随便看你要投多少. Oh. Okay. So, tinanong natin to mga souvenir mga kabayan kung magkano. Sabi niya, hindi daw binibenta. Ayan, dito, sa mga souvenir dyan. Ba't ibang kulay? Eh, bibili sana ako kaso hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi ng Chinese eh. So yun, lipat tayo sa ibang lugar mga kabayan. So yan sila mga kabayan dito sa loob ng paypayan. Papaypay mga, paano sila? Ayan, sa loob. Ayan. Dito yung sindihan ng insenso nila mga kabayan sa loob. Yun. So nakita nyo na kung paano magsimba yung mga Chinese. So yun mga kabayan, nalibot na natin ang pinakamalaking paypayan dito sa Tainan. Ano ba sasabi mo Brother Lando? Mga kabayan, ang ganda ng paypayan dito sa Tainan. Kaya ngay. Talagang madisiplina ang mga Chinese dito. Magaganda ang kanilang mga patakaran. Talagang walang pansinan. Yung mga may keep distance. Kasi sa coronavirus. Walang social distancing. Oh. So di ako makapag-vlog ng masyado mga kabayan kasi may kumakanta ron, baka ma-copyright tayo eh. So ayan, papakita ko muna yung bagong bili ni yung gamit namin, yung service namin mga kabayan. Para makuha lahat. Yung e-bike ni Balando. Ayan, ito yung bagong bili ni Balando na e-bike mga kabayan. Gwapong gwapo. Ayan. Tignan niyo, nasa magkano to? 33,000 lang naman mga kabayan. 33,000? Grabe, napakamahal. Isang motor na sa Pinas ha. Tignan niyo yung e-bike niya oh. Oh? Manubela niya, napaka forma. Controller niya, 3-5. Tapos yung manubela niya mga kabayan, magkano to? 1,000 manubela. Manubela. Yun? Tapos yung controller niya, 3-5 controller nandito. Ay, controller.
So big respect na lang po sa ating mga Chinese community dito sa Taiwan. Talagang nakasaludo kami sa inyo mga kabayan. So hanggang dito na lang mga kabayan, at pauwi na kami ni Brother Lando. Pinasilipan namin yung pinakamalaking pipeline dito sa Thailand. So maraming salamat po sa panonood mga kabayan. At ito po si Mr. Jenny Gastin ang nagsasabi, kapag may problema ka, itawa mo lang yan mga kabayan. Ito nga pala si Lando. Bye bye.